hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button and the bell button para lagi kayong update sa aking mga ina-upload na videos. Okay, ano ba ang meron sa ating sa araw na to na pag-uusapan natin? Dahil medyo naubusan ako ng content creator at napagod si My Farmer sa bawat biyahe na ginawa niya sa loob ng isang linggo, pag-uusapan naman natin ngayon, ano nga ba ang kasaysayan ng sarili kong lugar dito sa Barangay 2? At pag-uusapan natin, ano nga ba at saan nagsimula ang Abandonado! Ngayon ay isang tipikal na dawagan dati. Kung saan ang tanging makikita lang natin ay puro damuhan, tanim na mga oraro, kamuting kahoy, mais at kung ano-ano pang mga bungang kahoy na pwede itanim sa lugar na to. At ang tanging nakatira lamang dati sa lugar na kinakatiyon ko ay Pamilya Bandula. At dahil dumating ang isang malaking henerasyon at isang malaking pagbabago sa Abandonado, unti-unti ang mga dating nakikita natin noong dekada 60 hanggang dekada 90, tuluyan nang nawawala. Na makikita mo ay tanging kakahuyan at damuhan lamang. At kung dati, wala kang makikitang kabahayan sa lugar na to, ngayon, unti-unti na siyang dumadami at hindi na natin makikita ang dating nakikita natin noong unang panahon ng dekada 80 hanggang dekada 90. Lugar ng isa sa pamilyang nauna sa Abandonado at yan ang Pamilya Towa. Kalimitan, ang lugar na to ay isang konkretong siminto na kung saan mas madalas kaming naglalaro ng skateboard. At dito rin ginaganap ang mga iba't ibang klase ng mga parte kung ikaw ay isang benefit killer noong dekada 80 hanggang dekada 90. Pero sa kasalukuyan, ang lugar na dati namin pinaglilibingan at lugar kung saan madalas ang sayawan, isa ng lugar kung saan tipikal ng residential. Okay guys, pagkalipas ng 17 taon, muli kong lalakaran ng isang iskinitang paborito kong lakaran nung kabataan ko noon. At ngayon guys, hindi na siya isang tipikal na dating pwedeng katakutan dahil sa likuran ko, kaliwat kanan, makikita natin puro residential. Dito yan, sa harapan ng Chowas Residence, dati kung saan mas mahilig tayong gumawa ng mga sayawan at iba't ibang klase ng mga skateboard kapag tanghaling tapat dito sa labas. Ang dating tinatawag na Abandonado
Kahit sa historia lang natin maririnig ang salitang abandonado, may pagmamalaki pa rin natin na dahil sa pag-uswag ng ating teknolohiya, kasabay rin ang pag-uswag ng aming munting barangay na mas kilalang cultic site noon at ngayon, isa ng progresibong lugar sa bayan ng Mercedes at aming barangay dito sa poblasyon ng Barangay Dos. Okay guys, kung hindi kayo santifikan na taga-abandonado ang dekada 80 hanggang dekada 90 at kung hindi mo alam kung ano itong kinakatayuan ko, hindi ka sanglihitirong ipinanganak dito sa lugar ng abandonado. Ang dating lugar na kung saan isang lugar na mas madalas o mas tawag na tamang daanan noong panahon ng dekada 80 hanggang dekada 90, itong lugar na ito, ito lang ang bukod-tanging lugar kung saan pwede kang pumasok at pwede kang lumabas noong panahon noon. At walang isang pwedeng daanan at labasan. Pero ngayon, paglipas ng maraming taon, ang dating kalsada na ngayon ay dating dadaanan lang, mas higit pa na nagdagan ng mas malaking daanan para sa pagpasok ng ilang komersyo at pagpunlad ng lugar ng Barangay Dos dito sa loob ng Abandonado. Matapos ang first generation sa abandonado kung saan ang unang pamilyang tumira o nanirahan sa abandonado, ang pamilya Chowa, pamilya Cho at pamilya Bandula, lumaki kasabay ng progresibong paglago ng teknolohiya, kasabay rin ng paglawak ng mga tao na naninirahan dito sa loob ng abandonado. Tutukasin natin kung ano pa ilang mga progresibong pagbabago dito sa aking lugar at ibibigay ko sa inyo ang makabagong lipunan na meron dito sa ating populasyon sa bayan ng Mercedes, Camarines Norte.